Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Mia na hinabol ng isang grupo ng samurai na tinatawag na negorosyon na kilala sa kanilang husay sa paggamit ng iba't ibang armas. Sa oras na iyon, tumakbo si Mia sa kagubatan ngunit siya ay napagod at bumagsak. Dalawang miyembro ng negorosyo, na sina Marisa at Borado, ang naghanda sa pag-atake sa kanya, ngunit ang isa pang miyembro na nagngangalang Jean ay gumawa ng ingay na sinira ang kanilang plano. Doon, sinamantala ni Mia ang pagkakataong ito upang makatakas at nagtago sa likod ng mga bato na malapit sa isang bangin. Sa gitna ng tensyon na ito, naalala ni Mia ang kanyang pagkabata habang kasama niya ang kanyang ama na si Roren. Sinubukan ng kanyang ama na bigyan ng kapangyarihan si Mia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kuryente para may pagtanggol niya ang sarili. Ngayon, makakabuo na ng kuryente si Mia sa loob ng kanyang katawan. Habang nasa ilalim ng imahinasyon si Mia, natagpuan ng negorosyo ang kanyang pinagtataguan, na iniwan siyang na corner na walang matatakbuhan, maliban sa bangin na nasa likuran niya. Dahil sa ayaw niyang mahuli, nagpasya siyang tumalon sa bangin at nawala ng malay. Maya-maya pa ay nagising si Mia matapos mawala ng malay. Sa kabutihang palad, hindi siya masyadong nasaktan, kaya tinipon niya ang mga piraso ng gintong natapon mula sa kanyang bag at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa bundok upang humingi ng tulong sa isang kilalang angkan. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating ni Mia ang isang malaking gusali na kinikilala niya bilang punong tanggapan ng Fox Clan, isang grupo ng ninja. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Isurugi Rike na naglalaro. Doon, napansin ni Rike si Mia at inutusan niya ang kanyang alagang agila upang takutin siya. Nakaramdam ng pananakot, ipinagtanggol ni Mia ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng electric shock sa kanyang kamay na nagpabagsak sa ibon. Nang makita iyon, nakikita siya ni Rike bilang isang nanghihimasok. Ipinaliwanag ni Mia na hihingi siya ng tulong sa Fox Clan. Sa oras na iyon, ipinakita ni Mia ang kanyang lakas kay Rika at pagkatapos ay ipinaliwanag ang lahat. Dinala ni Rika si Mia para makilala ang kanyang lolo na si Isurugi Hayoy na namumuno sa Fox Clan. Mabilis na binigyan ni Mia si Hayoy ng mga gintong bariya at humingi ng tulong para makapaghiganti siya sa Negorosyo Clan. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Hayoy si Mia kung bakit gusto niyang maghihiganti sa Negorosyo Clan, at sinabi ni Mia na gusto niyang maghihiganti dahil pinatay ng Negorosyo Clan ang kanyang ama. 3 buwan na ang nakalipas, nasa bahay sina Mia at Roren nang biglang dumating ang Negorosyo Clan para kunin si Mia. Noong panahong iyon, sinubukan siyang protektahan ni Roren, ngunit pinatay siya ni Marisa. Pagkatapos, ginamit ni Mia ang kanyang electric powers para labanan ang mga umaatake at makatakas. Sa isang maulan na gabi habang nagtatago, narinig ni Mia ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa kung paano binuo ang Fox Clan upang gumawa ng mga mapanganib na trabaho tulad ng pagpatay ng mga tao. Dahil dito, gusto ni Mia na hanapin ang base ng Fox Clan para makapaghiganti sa Negorosyo Clan dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang magkuwento si Mia kay Hayoy, pumayag itong tulungan siya. Hiniling niya sa kanya na manatili sa lugar ng pagsasanay ng Fox Clan para sa kanyang kaligtasan hanggang sa makapaghiganti sila. Samantala, sina Marisa, Burado, at ang iba pang miyembro ng Negorosyo Clan ay nasa bangin kung saan nakatakas si Mia. Hindi nagtagal, dumating ang pinuno ng Negorosyo Clan, na si Hako kasama si Toda Shijitsugo, na nagtrabaho para sa pamahalaan ng Ido. Noong panahong iyon, napag-usapan nila na gustong kunin ng gobyerno si Mia, dahil gusto nilang subukan ang kanyang electric power at alisin ang mga ito. Di nagtagal, inutusan ni Shijitsugo si Hako at ang kanyang grupo na hanapin si Mia sa punong tanggapan ng Fox Clan, kung saan maaaring doon siya nagtatago. Sa gabi, pumunta ang Negorosyo Clan sa punong tanggapan ng Fox Clan upang hanapin si Mia. Inatake nila ang mga gwardya sa gate, at sumiklab ang isang malaking away sa pagitan ng dalawang angkan nang makapasok ang Negorosyo Clan. Sa sandaling iyon, nagawa ni Hako at ng kanyang grupo na talunin ang maraming miyembro ng Fox Clan hanggang sa pumasok si Rika, ang pinakamalakas na miyembro ng Fox Clan, at madaling natalo ang koponan ni Marisa. Nang makitang natatalo ang kanyang koponan, lumaban si Hako laban kay Rika, ngunit pagkatapos ay lumaban si Rika pabalik kaya kinailangan ni Hako na makipagtulungan sa kanyang mga miyembro laban kay Rika. Sa oras na iyon, nakita ni Mia si Rika na nahihirapan at ginamit niya ang kanyang electric powers para pabagsakin ang mga miyembro ng Negorosyo Clan.
Pagkatapos, mas maraming miyembro ng Fox Clan ang dumating, at si Hako, na nararamdamang matatalo sila, ay inutusan ang kanyang koponan na umatras. Pagkaalis ng Negrosho Clan ay pinagalitan ni Hayoy si Riket dahil hindi niya pinatay ang mga tropa ng kaaway nang magkaroon siya ng pagkakataon. Kaya nag-alinlangan si Hayoy kung si Rika ang dapat na susunod na pinuno ng Fox Clan. Masama ang pakiramdam ni Riket dahil sa kanyang narinig, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung bakit hindi niya tinuluyan ang mga kaaway. Samantala, iniulat ni Shijitsugo ang pagkatalo ng clan kay Lord Eren, na gustong hulihin si Miya upang pamunuan ang Japan gamit ang kanyang kapangyarihan. Kinaumagahan, nalaman ni Miya na wala na si Rike sa dojo. Siya at si Riri, ang katulong sa dojo, ay pumunta kay Hayoy upang itanong kung nasaan si Rike. Doon, sinabi ni Hayoy sa kanila na pinaparusahan si Rike dahil hindi niya tinuluyan ang mga miyembro ng Negrosho Clan na sumalakay noong nakaraang gabi. Nalungkot si Miya nang marinig ito, kaya dali-dali silang pumunta ni Riri kung saan pinaparusahan si Rike para tulungan siyang maglaba ng mga damit na pag-aari ng mga miyembro ng Fox Clan. Naawa sila kay Rike kaya nagpa siya silang tulungan siyang tapusin ang gawain. Nang gabing iyon, si Rike, na natapos na ang kanyang parusa ay nakita niya si Miya na nakaupo sa labas ng bahay na nakatingin sa kalangitan. Doon, sinabi ni Rike kay Miya na nawalan din siya ng ama noong maliit pa siya. Bago mamatay ang kanyang ama, tinuruan niya si Rike ng maraming bagay at binigyan pa siya ng isang lihim na kahon na mabubuksan lamang niya kapag siya ay nasa hustong gulang na. Sa isang araw, pumunta si Narika at Riri sa palengke para bumili ng mga gamit para sa dojo gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Habang nandoon sila, may narinig si Rike na nag-uusap tungkol sa mga lalaking kinidnap. Nagtataka, sinundan niya ang isa sa mga lalaki hanggang sa makita niya itong dinala ng ilang tao sa isang gusaling binabantayan ng husto. Walang pag-aalinlangan, patuloy na sumunod si Rika at nagawa niyang makapasok sa isang silid kung saan nakagapos ang lalaking kinidnap. Lumalabas na si Shijitsugo pala ang nasa likod ng pagkidnap. Balak niyang subukan ng isang electric power machine sa mga lalaki para gumawa ng kapangyarihan. Di nagtagal, may isa pang taong nakamaskara ang naglapat ng kuryente sa kinidnap na lalaki, ngunit ito ay sobra at namatay ang lalaki. Matapos makita iyon, sinabi ng taong nakamaskara kay Shijitsugo na ang tanging makakahawak ng kuryente mula sa makina ay si Miya, na nagtatago pa rin. Pagkatapos ay nagpa siya silang kailangan nilang mahuli kaagad si Miya para masubukan nila ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Rike na may problema si Miya, kaya nagmadali siyang bumalik sa dojo upang malaman ang higit pa tungkol sa mga espesyal na kapangyarihan ni Miya. Samantala, sa silid ni Hayoy, nilapitan siya ni Hako na may dalang isang kahon ng ginto, inaalok ito ng Negrosho Clan kapalit ni Miya. Naintriga sa alok, pumayag si Hayoy na ibigay sa kanila si Miya. Kinabukasan, laking gulat ni Rike nang malaman na umalis na si Miya sa dojo. Nang tanungin niya ang kanyang lolo tungkol sa kinaroroonan ni Miya, mahinahon itong sinabi sa kanya na tumigil na ang Fox Clan sa pagtatanggol kay Miya. Ipinaliwanag niya na hindi nila kayang kalabanin si Shijitsugo, na may mas mataas na posisyon sa gobyerno. Nadismaya at nakaramdam ng pagtataksil sa ginawa ng kanyang lolo, nagpa siya si Rike na hindi siya karapat-dapat na pamunuan ang angkan. Napagtantong kailangan ni Miya ang kanyang tulong, pumunta si Rike sa kagubatan sa isang lihim na basement kung saan itinatago niya ang isang kahon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nasa loob ang maskara at suit ng Black Fox Ninja, nakilala sa paghahanap ng hustisya. Walang pag-aalinlangan, sinuot ni Rika ang ninja suit at pumunta upang iligtas si Miya. Habang papunta siya sa tirahan ni Shijitsugo para hanapin si Miya, nakasalubong ni Rika ang Negrosho Clan sa palengke. Nilabanan niya sila isa-isa, madali niyang natalo si Naburado at Jean. Gayunpaman, nahaharap siya sa isang mas mahirap na hamon nang harapin niya si Marisa, na may superior na kasanayan sa martial arts. Gamit ang kanyang kakayahan sa Black Fox, nagawa ni Rike na talunin si Marisa sa kabila ng pagdating ni Hako. Inutusan pa ni Hako ang kanyang mga tagasunod na salakayin si Rike, ngunit napatunayang mas malakas si Rike at natalo silang lahat, kasama si Hako. Napagtanto na sila ay natalo, hiniling ni Hako kay Rike na patayin siya, ngunit tumanggi si Rike. Sa halip, hiniling niya kay Hako at sa mga miyembro ng Negrosho Clan na tulungan siyang iligtas si Miya. Samantala, dinala si Miya sa isang testing room kung saan naghihintay si Shijitsugo at iba pa para magsagawa ng mga pagsubok sa kanya.
Isang lalaki ang lumapit kay Mia na nagsasabing para ito sa kanyang kapakanan. Sa kanyang pagtataka, ang lalaking nakamaskara ay nahayag na ang kanyang ama na nakaligtas sa pag-atake ni Marisa ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi naman talaga siya pinatay ni Marisa noong inatake nila ang kanilang bahay, sa halip siya ay iniligtas ni Marisa at ng mga miyembro ng Negrosyo clan matapos tumakas si Mia. Sa oras na iyon, ipinaliwanag ni Erin na magsasagawa siya ng mga pagsubok kay Mia upang kontrolin ang kanyang pag-iisip upang sundin niya ang kanyang mga utos. Di nagtagal, nagsimula siyang maglagay ng kuryente sa katawan ni Mia hanggang sa tuluyan na itong nawala ng kontrol sa sarili sa ilalim ng impluensya ni Erin. Binigyan ni Erin si Mia ng itim na damit at inutusan siyang patayin ang ilan sa mga miyembro ng Negrosyo. Kasabay nito, nakatanggap si Shijitsugo ng ulat na ang ibang miyembro ng Negrosyo clan ay nagtraidor sa kanila at nagpaplanong umatake. Matapos matanggap ang ulat, sumugod si Shijitsugo at ang kanyang koponan upang harapin si Hako at ang Negrosyo clan. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang grupo, at sa kaguluhan, inutusan ni Hako si Rike na iligtas si Mia, na nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Erin. Pagpasok ni Rike sa kwarto, laking gulat niya nang makita si Mia na kontrolado ni Erin gamit ang kanyang electric powers laban sa kanya. Sa kabila ng kalungkutan, sinubukan ni Rike na gisingin si Mia sa katotohanan, gayunpaman, ipinagpatuloy ni Mia ang paggamit ng kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagbagsak ni Rike. Patuloy siyang nagsusumamo na maalala siya ni Mia. Sa wakas ay napagtanto na si Rike ay nasa problema, si Mia ay nawala sa kontrol ni Erin. Tinanggal niya ang kanyang itim na damit at ibinalik ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, na nagsasabing ayaw niyang gawing kasangkapan ng sinuman. Habang papalabas ng kwarto sina Mia at Rike, biglang sumulpot si Shijitsugo at pinatay si Erin. Tapos, hinamon niya ng one-on-one si Rike. Pumayag naman si Rike at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Sa labas, si Hako at ang iba pang miyembro ng Negrosyo clan ay nakipaglaban sa mga tauhan ni Shijitsugo, ngunit sila ay nalampasan at nagsimulang bumagsak ng paisa-isa. Samantala sa silid, ginamit ni Rika ang mga kakayahan ng Black Fox na itinuro sa kanya ng kanyang ama para labanan si Shijitsugo. Sa mga kasanayang ito, natalo niya si Shijitsugo at nailigtas si Mia. Paglabas nila ng silid, laking gulat nila nang makita si Hako at ang iba pa na namatay sa labanan. Sa kabilang banda, si Shijitsugo, pakiramdam na nabigo siya sa kanyang misyon matapos matalo kay Rika, ay nagpa siya na gumawa ng seppuku. Ito ay isang marangal na tradisyon ng samurai kung saan kinukuha ng isang tao ang kanyang sariling buhay upang maibalik ang karangalan pagkatapos mabigo sa kanilang mga tungkulin. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik si Narike, Mia, at Riri sa dojo kung saan naghihintay sa kanila si Hayoy at iba pang miyembro ng Fox Clan. Lumuhod si Hayoy na nagpapakitang kinikilala niya ang kadakilaan ni Rika. Pagkatapos, nagpa siya siyang magretiro at ipasa ang kanyang posisyon kay Rike bilang pinuno ng Fox Clan. Samantala, pinatawag ni Erin ang isang matandang mandirigma na hindi pa natatalo sa laban. Sa oras na iyon, inutusan ni Erin ang mandirigma na patayin si Rike. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.